Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about the imam and the cat that went trending all over the world. It was shown now in GMA News, BBC News, also in CNN News and other media news all around the world. So dito pag-uusapan natin yung nangyari sa imam at sa pusa na nag-trending sa buong mundo. Ito ay naganap sa Algeria, na isang bansa sa North Africa, na isang Arabo din na bansa, na katabi nito ang Morocco, Tunisia, Libya. Ang salita po yun ay Arabic at sila ay mga Muslims. And subhanallah, one of the wisdom of Allah, see, it says here, they spend billions on their movies and series in order to give a frightening image of Islam. And then a cat comes and destroys all of their work with the most expensive kiss in the world. Dito mapapansin mo, totoo nga naman na gumagastos sila ng milyon-milyon sa mga pelikula nila o teleserye nila at sa mga binabalita nila na palagi yung pinagmumukhang masama ang Islam at Muslim sa media. At lagi nila itong dinuduktong sa mga masamang gawain tulad ng terorismo, tulad ng pagkakaroon ng mahabang balbas na sila ang masasamang tao. So lahat ito ay nabura, nasira dahil lang sa isang video na walang kagastos-gastos, ni wala kahit piso o 1 real or $1 na ginastos sa simpleng video lang na ito na nagdarasal ng imam at umakit ang pusa at binigyan siya ng pinaka-expensive na kiss. At parang for the first time ulit nito na ipakita at naiparinig ang aya mula sa Quran sa aklat ng Allah na naparinig sa buong mundo at ipinakita at naipasilip sa buong mundo kung anong ginagawa ng tunay ng mga Muslims na mga practicing o balbasarado na hindi naman nakakatakot at nagdarasal, nagpa-fasting at nagsasala sa tarawih kung saan sumasamba sa Allah lamang at dito na ipakita ang kagandahan ng Islam at gawain kabutihan ng mga Muslim lalo sa buwan ng Ramadan sa buong mundo. Akala kasi ng mga hindi Muslim na karamihan ay hate natin ang mga hayop or tayo ay masamang tao at pati ang mga hayop dahil hindi nga tayo pwede nag-aalaga ng basta ng aso o hindi tayo kumakain ng baboy. Kaya akala nila ay sobra tayong extreme o masama din tayo sa mga hayop. Bagkus nagkakamali sila dyan dahil sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabi niya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. At ikaw o Muhammad ay hindi namin ipinadala maliban bilang isang habag para sa lahat ng mga nilikha. Kita mo? English natin. And we have sent you, O Muhammad, not but as a mercy for the alamin, mankind, jinns, and all that exists. Sa mga tao, sa mga engkanto, at sa lahat ng nilalang o nilikha. So si Propeta Muhammad ay pinadala bilang awa sa buong sanlibutan, to the whole universe. Prophet Muhammad was sent as a mercy to whole mankind, all creations. What does Islam say about animal welfare? It was narrated that Ibn Umar, may Allah be pleased with him, said, the messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, a woman entered hell because of a cat she tied up and did not feed, nor did she let it loose to feed upon the vermin of the earth, narrated by Al-Bukhari and Muslim. So dito may isang famous na hadith na sinabi ng Prophet Muhammad, peace be upon him. Isang babaeng nakapasok sa impyerno dahil tinali niya ang pusa hanggang sa ito ay namatay sa gutom. So meron naman din inulat na isang hadith na sinasabing sa ibang salaysay na ito ay isang lalaki, sa iba naman salaysay na ito ay babaeng mangangalunya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron lalaki naglalakbay sa sobrang uhaw niya at may nahanap siyang balon. At siya ay bumaba sa balon, kumuha siya ng tubig at yung nakakit na siya, may nakita siyang aso naman na sobrang uhaw. At sa sobrang uhaw nito, halos sa sinasabi pa, dinidilaan niya yung kung ano man meron sa lupa. Na in short, napansin niya dito na yung aso ay sobra-sobra talaga ang pagkauhaw nito. Kaya bumaba siya sa balon, ang ginawa niya, at ginamit niya yung medyas niya na gawa mula sa balat, na kung saan ito yung ginamit niya pang sandok ng tubig, at kinagat niya sa kanyang bunganga, binitbit niya gamit ang kanyang bibig, at umakit siya sa balon at pinainom niya yung aso. At dito sinabi na ang Allah ay pinatawad ang kasalanan nitong lalaki. At sa ibang ulat din ni Sahih Bukhari, sinasabing pinatawad siya ng Allah at ipinapasok din siya sa paraiso dahil lang sa action na nagustuhan ng Allah itong ginawa niya at
pinapasok siya sa paraiso. One of the companions narrated Abdullah that the Prophet, peace be upon him, said, "The compassionate one has mercy on those who are merciful, and if you show mercy to those who are on the earth, he who is in the heaven will show mercy to you." Kaya dito sa Islam, ipinag-utos ng propeta, peace be upon him, na pag ikaw ay nagpakita ng habag, pagiging maawain sa mga nilikha, ang siyang pinakamaawain ay magkakaroon ng awa o magpapakita ng habag sa iyo. And did you know that one of the Sahaba was called Abu Huraira, means the father of kittens? Alam mo ba na mayroong kasamahan ng propeta, peace be upon him, na tinatawag siya si Abu Huraira, na siya ay maraming naisulat na mga hadith, mga nagawa ni Propeta Muhammad sa tradisyon niya na sunnah. At ang ibig sabihin ng pangalan niya ay tatay ng mga kitten o mga pusa. And he became well known in his name and people forgot his real name. Hanggat sa nakilala na siya ng mga tao sa nickname na yan at nakalimutan na ang totoo niyang pangalan. At ang mga scholar ay medyo nalito din, pero may mga nagsasabi sa kanila na ang totoo niyang pangalan ay Abdurrahman. Allahu alam. So dito pinapakita ang kagandahan ng Islam, ang mercy ng Islam, ang peaceful ng Islam. By the way, me myself, I really love cat since I was a kid. So I also have a cat here in Saudi Arabia. One of my friend gave it to me. She's already been 2 years with me. Her name is Venkai. And this is some of our videos. And until now, she's with me here in Riyadh. So thank you for watching. Hope you enjoyed this video and learn something and share it. Ito ang kagandahan ng Islam. Pakishare po at maraming salamat sa panonood. Naway sana po may natutunan ka dito. At maraming pong salamat sa panonood. Okay. Sarap ng buhay. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Ibrahim Kazi.